Isa pong mapagpalang araw ang aking pagbati sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay nasa Article 2 pa rin ng Exposition ng ating Statement of Faith. Ano ba yung ating mga pinaniniwalaan, pinananangnan at tinatayo ang mga katuruan mula sa salita ng Diyos bilang isang iglesia ng ating Panginoon. At tayo po ay nasa Article 2 pa rin tungkol sa katangian, kalikasan ng Diyos ayon sa kapahayagan ng banal na kasulatan. At ngayon ay tatalakayin natin ang Diyos mula sa kanyang salita ay mababasa natin na siya ay manlilikha, nagpapanatili at may kapamahalaan sa buong nilikha. Yun po yung ating tatalakayin ngayon. At yan pong teaching na ito ay bago pa po dumating yung Reformation noong 16th century, ay tinatayuan na po ito ng mga early church fathers. Pero ano ba ibig sabihin ng paglikha ng Diyos mula sa wala? Yung tinatawag ni Augustine na ex nihilo, no? Yung tinatawag na paglikha ng Diyos out of nothing. Okay, yun po yung magandang pag-aralan natin na ang Diyos ay lumikha ng lahat ng bagay mula sa wala. At hindi po ito katulad nating mga tao na kung saan out of our creativity, we can create something from something. For example, mahilig tayo sa mga recycled materials. Yung mga anak ko, gumagamit sila ng mga recycled materials at ginagawa nila itong project. Nakakagawa sila ng panibagong bagay or mga pan-display, mga artwork mula doon sa recycled material na mga basura na. So yun po ay hindi may tutumbas o may hahalintulad sa creativity ng ating Panginoon. Ano? Kasi ang Diyos lumikha mula sa wala. Tayo mga tao, makakalikha tayo ng isang bagay out of something na existent na. Kasi noon po, ang Diyos ay naroon na bago pa man ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, bago nilikha ng Diyos ang buong sanlibutan, the entire universe, wala ni isa man o anuman na naroon na liban sa Diyos. So tanging ang Diyos lamang ang nag-e-exist bago ang lahat ng bagay. Sa Genesis chapter 1 verse 1, makikita natin na sinabi doon, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So may pasimula ang paglikha ng Diyos. At nilikha niya ang langit at ang lupa to refer to the entire universe. So lahat ng bagay sa buong sanlibutan, di lang ang buong daigdig. Sapagkat yung sanlibutan, kabilang na yung mga galaxies, mga planeta, mga stars and everything. Kaya importante malaman natin na ang paglikha ng Diyos ay sakop maging yung outer space at mga underground, everything na nakapaloob sa entire universe ay nilikha ng Diyos mula sa wala. Sabi sa Awit 33, talatang 6 at talatang 9, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit at lahat ng mga hukbo nila sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Sapagkat siya'y nagsalita at iyon ay naganap, siya'y nagutos at iyon ay tumayong matatag. Napakaganda nitong pagpapahayag sa salita ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang salita ay ginawa ang mga langit. Heavens and all things were created by the power of His spoken word. Yun po yung ating mababasa. So, nagsabi lang ang Panginoon ng mga salita. For example, let there be light. So, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. So, may kapangyarihan ng Diyos and through His spoken word ay nalikha niya ang lahat ng mga bagay. Tanging sa mga tao lamang, ini-apply niya yung kanyang pagiging creative tungkol sa mga tao ay nag-form siya ng dust at hiningahan niya yung
das na ito at naging kaluluwang buhay. Sabi nga ng mga theologian ay nadumihan ang kamay ng Diyos sa paglikha ng tao. So, yun po yung makikita natin na sinasaad ng banal na kasulatan. According to His Word, ay nalikha ang lahat ng bagay. At kahit sa chapter 1 verse 3 ng Ebanghelyo ni John, pababasa natin ito to refer to no other than the Word incarnate, the Lord Jesus Christ. Sabi sa verse 3 ng chapter 1 of John, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, referring to Christ, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So lahat ng bagay, and again, it refers to the entire universe. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At walang bagay na nagawa o nalikha nang hindi sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hebrews chapter 11 verse 3. Sabi doon, sa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At yung sumunod na mga salita, napakaganda, anupat ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga bagay na hindi nakikita. So dito klarong-klaro yung pagkakalikha ng Diyos sa mga bagay na nakikita mula sa mga bagay na di nakikita, out of nothing. No? So, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay at sa kanyang layunin. Meron siyang layunin, meron siyang purpose kung bakit lumikha siya ng lahat ng mga bagay mula sa wala. Nasa kanyang isip, nasa kanyang plano, nasa kanyang purpose ang paglikhang na ito. At mamaya, malalaman natin ano ba yung purpose ng Diyos? Bakit siya lumikha ng lahat ng mga bagay sa buong sanlibutan mula sa wala? Sabi sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, ito'y nagpapatunay ng lahat ng bagay inilikha ng Diyos sa buong sanlibutan. Sabi ni Apostol Pablo sa chapter 1 verse 16 ng Kolosas, sapagkat sa pamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkakapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. This again refer to the Lord Jesus Christ, na siya yung lumikha, manlilikha ng lahat ng bagay sa langit at lupa. Hindi po nilikha si Kristo, siya po ay lumikha. So, yan po ay kabilang sa ating pinananindigang katotohanan mula sa salita ng Diyos. At yan po ay makikita natin na nakapaloob sa pagiging Diyos at pagiging tao ng Panginoong Hesukristo sa doktrina pa rin ng banal na Trinidad. Merong isang Diyos sa tatlong persona, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Kaya mahalaga po yan, makita natin ang paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay. No? And then, dahil lahat ng mga bagay sa sanlibutan ay nilikha ng Diyos, wala ni isa man sa kanyang nilikha ang walang hanggan. So, lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos, ibig sabihin may pasimula ang mga bagay na ito. Hindi sila katulad ng Diyos. Kung ang araw ay wala pa noon, nag-i-exist noon, hindi natin nakikita nag-i-exist. Sapagkat sinabi magkaroon ng liwanag, magkaroon ng liwanag na tatanglaw sa araw at sa gabi naman ay liwanag, buwan at mga bituin. Ibig sabihin, nagsimula ang creation nitong mga heavenly bodies na ito sa pamagitan ng pagsasalita ng ating Panginoon na magkaroon nga. At hindi sila dapat sinasamba kasi hindi sila walang hanggan, sila katulad ng Diyos. No? Kaya hindi dapat sinasamba ang nilikha. Kaya palalahanan natin ang mga tao na sumasamba sa mga heavenly bodies, sa mga kahoy, sa mga bato, sa mga hayop, no? Kahit sa mga espiritu na kahit hindi pa nila nakikita yung kanila sinasamba, kahit mga anghel, ibig sabihin, mayroon silang pasimula. Kaya hindi sila katulad ng Diyos. So, hindi sila dapat sinasamba. Because God is only the one who is eternal. Okay? So, anong layunin ng Diyos? Bakit siya lumikha ng lahat ng bagay sa buong sanlibutan? So, hindi lamang siya
nag-isip na gusto ko ito, meron siyang layunin. Bakit niya nilikha lahat ng bagay mula sa wala? At ang una nating nakikitang layunin dyan, nilikha niya ang lahat ng mga bagay na ito para sa kanyang sariling kaluwalhatian, for his own honor and glory. Halimbawa, sa awit 19, talatang 1 hanggang 4 ay pinapahayag ang ganito. Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. The heavens declare the glory of God. So mayroong fingerprint ng Diyos ang kalawakan. Pwede nating sabihin na ganon, no? Nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha sa kalawakan. Sa verse 2, araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. So every time makita natin ang langit, ang kalangitan sa araw at kalangitan sa gabi, makita natin ang araw at ang buwan, mga bituin, sila ay nagsasalita that there was someone who made them. And they spoke, although silent, non-verbal communication, but he spoke to us na merong lumikha sa kanila, nagpapaalala. No? So walang pananalita o mga salita man ang kanilang tinig ay hindi narinig, ngunit lumalaganap sa buong lupa ang kanilang tinig at ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. So for example, as you look or watch the moon, kapag ito ay kabilugan, kung yung buwan na bilog ay nakikita niyo sa Pilipinas, makikita rin ninyo ito sa mga bansa sa Asia, sa Japan, sa ibang mga bansa na gabi. Isang buwan lang yan. So, nagpapahayag ang Diyos ng kanyang kaluwalhatian sa pamagitan ng mga nilikhang ito. Sa Isaiah o Isaiah 43, talatang 6 hanggang 7, yung huling bahagi ng talatang 6, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na sa malayo, nagmulat ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa, bawat tinatawag sa aking pangalan, sila na aking nilikay para sa aking kaluwalhatian o yaong aking inanyuan o yaong aking ginawa. So, tayong mga tao ay nilikha ng Diyos para sa kanyang sariling kaluwalhatian. That's the very purpose of God. Why He created all things and why He created us human beings for His own glory. So we were created for His glory. No? So let us use our lives, ang nag-iisang buhay na to, para sa kanyang kaluwalhatian because we were created for His glory. Revelation chapter 4 verse 11. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Dahil ang Diyos ang lumalang sa lahat ng bagay, karapat-dapat siyang tumanggap ng kaluwalhatian sa iyong lumikha. Kaya dapat natin siyang parangalan, sambahin at paglingkuran. So, yun ang unang layunin. Lumikha ang Diyos ng lahat ng mga bagay mula sa wala para sa kanyang sariling kaluwalhatian. Ikalawa, para din sa atin na mga tao. Lumikha ang Diyos ng mga bagay, mga hayop, mga punong kahoy, lahat ng mga bagay na po pwedeng maging kapakinabangan ng mga tao para sa kasiyahan ng tao. Halimbawa, sabi ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmataas o huwag silang magmamataas at huwag silang umasa sa kayamanan ng lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. So pansinin niyo sinabi ni Apostol Pablo, huwag umasa sa kayamanang lilipas, kundi kanino? Sa Diyos na ano? Masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Para saan? Para tayong masiyahan. So every time we have food to eat,
Nasisiyahan tayo sa masarap na pagkain. Nasisiyahan tayo sa mga lugar na ating pinamamasyalan, pinupuntahan, sa mga tao na ating nakakasalamuha at nag-encourage sa atin, ay yan ay bahagi ng layunin ng Diyos para sa kanyang paglikha, para tayong masyahan tayong mga tao na kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis at larawan. So hanggang dito na lamang muna, at sa susunod, tatalakay naman natin yung katangian ng Diyos na tagapagpanatili or sustainer ng lahat ng bagay. Ibig sabihin nito, yung ating physical existence sa ngayon, habang tayo nabubuhay, yan po ay pinapanatili ng Diyos. Sa Diyos tayo umaasa. Sa Diyos tayo kumukuha ng buhay. Sa Kanya nagagaling yan. Siya ang nagpapanatili sa atin. Tayo kumikilos at tayo ay gumagawa dahil ang Diyos ang nagsusustain sa atin ng buhay, sa buhay na ito. Kaya huwag po tayong magsasawa na mag-aral ng salita ng Diyos. Muli ay pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang araw po.